Fiancé, ibig sabihin siya ang lalaking pinili ng kanyang mga magulang na ipakasal kay Lady Nagi. Oo, engaged sila, ika nga. Ganun pala. Hindi ko ni-expect na may boyfriend ka na pala, Lady Nagi. Nakakagulat. Excuse me, mali ka, ano? Hindi ko siya boyfriend. Fiancé! Fiancé nga eh! Mga parents namin na may gusto na at hindi kami, ibig sabihin na hindi kami in love. Oo, pero nakakagulat pa rin isipin na engaged ka na pala, Lady Nagi. Ibang-iba talaga ang mundo ng mga mayayaman, no? Sa isipan ni Nagi, ito ang nakita niya. Bakit hindi mo sinabi sa akin na engaged ka na pala? Isang laro lang ba sa'yo ang relasyon nating dalawa? Ito na siguro ang ibig sabihin ng love is blind. Galit na galit si Hayate. Hindi ko pwedeng pabayaan ang ganito. Pero okay lang ba yun? Kapag kinasal na si Lady Nagi, sino na magpapatuloy ng pangalan ng mga Zanzanin? Hindi magiging problema yon dahil hindi apelido ni Wataru ang gagamitin. Ah! Kung ganon, si Wataru pala ang aamponin ng pamilya ni na Lady Nagi. Mamamatay muna ako bago mo pakasalan si Nagi! Bakit mo naman nasasabi yan? Hindi lahat ng lalaki kasing swerte mo para magkaroon ng asawang kasing cute ni Lady Nagi. Hayate? Ang isang tulad niya na pa-importanteng spoil brat na adik sa manga ay hindi kailanman gugustuhin pakasalan ng kahit asinong lalaki kahit kailan! Tatumakala mo sa sarili mo, ha? Kapatid na mga babae! Excuse me! Yeah! Patuloy mo, no! Feeling maganda ka kasi, parang ka naman! Nakakatuwa naman. Mukhang nagkakasundo ng dalawang ikakasal. Kapag ating magtingin mo dyan, baka dapat ka na magpatingin sa neurology. Isa ka lang pa! Para kang lalaki! Hindi ka ba pwedeng magkilos sa babae kahit konti? Wataru! Ang boses na yun, maaari kayang... Magandang umaga sa'yo, Wataru. Anong ginagawa mo dito ng ganito kaaga? Hi, Izumi. Aanyam ko na, nagpunta ka ba dito para makita kung totoo nga may bagong butler si Nagi? Oo, parang ganun na nga siguro. Bakit ako? Pero, naririnig ko si Tito sumisigaw eh. Inaaway mo na naman pa ang best friend ko. Hindi, no? Imposible mangyari yun. Alam mo namang super close kami itong ni Nagi. Tingnan mo nga, friends kami. Ano nangyari sa kanya? Bakit biglang nagbagong ugali? Isa lang ang dahilan. At yun ay dahil si Wataru ay may malaking crush kay Lady Izumi. Ano? Ikakasal na siya kay Lady Nagi, pero may gusto pa siyang ibang babae? Pero hindi naman kasi nila kagustuhan na ma-engage sa isa't isa eh. Kung ganun ba, pati si Lady Nagi ay gustong i-break up ang engagement nilang dalawa? Oo naman, no! Hindi namin mahal ang isa't isa, kaya bakit kami magpapakasal? Kung magkakagusto sana sa kanya si Izumi, ang swerte niya, happily ever after na kaming lahat. Pero malas na lang dahil si Izumi ay walang kahit katiting na pagtingin sa kanya. So sinasabi mo, kung magkakaigihan si Wataru at Izumi, masasolve na pati problema mo? Correct! Ganun na nga mismo! Excuse me, mga bata. Handa na ang almusal. Halina kayo, kumain na tayo. Naganda ako ng Japanese-style breakfast para sa'yo, Lady Izumi. Talaga? Para sa akin? Salamat. Pero kahit anong handa mo, okay lang sa akin. Hindi maaari. May gusto si Izumi sa isang ito. Mauna na kayo at maupo sa dining hall. Sandali! Hindi ba't ikaw ang kinuhang bagong butler ni Nagi? Tama yon. Ako si Hayate Ayasaki. Nice to meet you. Bago sana tayo kumain ng almusal, hahamunin kita sa isang duelo. Tradisyon din ba ng mga mayayaman na mag-deathmatch ang mga butler bago mag-almusal? Hi! Pustahan tayo, gusto lang niya magpasikat kay Izumi. Sayang na ang pagod niya dahil baka magbuka lang siyang katawa-tawa. Kung gusto lang niya magpapansin, edi mas maigipan talunin mo na lang siya na mabilis, Hayate, para hindi na siya masyadong mapahiya. Oo, sige. Ano? Handa ka na ba? Mukhang engot na butler? Warning lang ha! Malakas yata itong si Hayate. Kaya niyang sabayan ng isang matuli na kotse gamit lang ng bisikleta. Malakas din ako, ano? Sa itsura ng isang to, imposibleng totoong sinasabi ni Nagi. Nakagamit ka na ba ng espada? Try natin. Yun pa lang ang nagagawa ko gamit ang espada. Pwede ka pang umatras kung gusto mo. Tumahimik ka nga! Hindi ako aatras dahil lang isang tunay na lalaki. Hindi ako maatras sa laban! Paano ito? Kahit utos ni Lady Nagi, tama bang labanan ko siya? Teka, may paraan kaya para mapaglapit ko si Wataru at Lady Izumi sa pagkakataong to? Ihip ng espada! Izumi, will you marry me? Oo, Wataru, pakakasalan kita! Yes! Cancel ng engagement ko sa kanya! Good work, Hayate! Tama! Ganun na lang ang gagawin ko! Masdam mo maigi, Lady Nagi.
Ang talento ni Hayati Ayasaki sa pag-arte. Ah! Tapos ka na! Pero... delikado maglaro ng patalimang mga bata. Tinamaan ako! Talo na ako! Bakit ganun? Dapat dito na magsimula ang pinlano kong happy ending, ah. Wow! Ang galing mo talaga, Hayate! Para lang hindi masaktan ng mayabang mo at mahinang si Wataru, naisip mo na magpanggap ka na lang na natalo sa kanya. Napakabait mo talaga! Nagkakamali ka, Lady Izumi! Hindi ako nagpapanggap! Napakalakas talaga ni Master Wataru! Oo, totoo yun! Ang sama mo! Sobra ka! Napakasama mo, para ipahiya ako ng ganito! Makakaganti rin ako sa'yo! Makikita mo! Pero, hindi yun ang intention ko. Hindi niya ginamit ng physical attack si Wataru, kundi isang psychological attack. Magaling si Hayate, ha? Ano kayang gustong mangyari ni Hayate sa ginawa niya? Galit pa rin kaya siya dahil hindi ko sinabing may fiancé na ako? Huh? At yun ang dahilan kung bakit mag-isa at umiiyak na umalis si Wataru, habang ang kanyang maid na si Saki ay... Kaya, ang sarap talaga maligo. Natumagal ng buong first half ng episode na to. Aba, mukhang nakaka-interest yung sinasabi mo, ah. Wala sana akong balak na pumunta sa bahay ni Wataru, pero gusto kong sakin yung subway. Kaya tayo na, gusto ko na makita itong sinasabi mong subway, Hayate. Pero okay lang ba na kayo mga bata lang ang sasakay sa kakaibang sasakyan na yun? Shinjuku Station pa lang, 570,000 taong sumasakay doon, kaya siguradong ligtas yun. Bukod doon, sa Towi Shinjuku Line naman, mga 230,000 taong sumasakay. Sa Oidi Line naman, mga 100,000. Kaya siguradong ligtas sila. Wow! Ang dami mo palang alam, Hayate! Kung ganun, wala kang dapat ipag-alala, Maria! Excited na ako makita mga halimaw na nakatira sa ilalim ng lupa at dinosaur! Yun nga mismo ang mga bagay na ikinatatakot ko, eh. Huwag po kayo mag-alala, Miss Maria! Sisiguraduhin kong hindi mawawala sa panahin ko si Lady Izumi! Si Izumi ba ka mo? Nasaan na nga ba siya? Ano? Bakit bigla lang siya nawala? Naku naman, saglit lang natin siya iniwan dyan, ah! Masyado nating minalita ang abilidad ni Izumi na maligaw. Ang mabuti pa, Maria, tawagin mo ng security at sabihin mo magsimula na sila ng paghahanap. Tuturong kami ni Hayate! Opo! Sandali lang! Malamang sa sobrang exciting niya, nagtungo na sa subway yung si Izumi. Naku, mahirap na! Alam niyo ba kung gaano karami subway station na nasa Tokyo? Mali! Ang tinutukoy kong subway ay yung subway na nasa imagination ni Izumi. Kaya sa madaling salita, malamang naliligaw na siya sa kahahanap sa lugar na hindi naman niya alam ang itsura. Ah, ganun ba? Oo. Hindi posible para kay Izumi na makarating sa destination niya nang walang tulong mula sa iba. Kaya sundan mo lang ako dahil kabisado ko na siya at siguradong masasabi ko kung saan siya nagpunta. Nandun siya sa lugar na pinakamahihahalin tulad mo sa isang subway. Teka! Ano bang lugar itong pinunta natin, Lady Nagi? Ewan ko, pero kanina kasi may nakasalubong ako construction worker na nakita daw niya si Izumi. Excuse po, dito po ba ang daan papunta sa subway train? Ano? Narinig ko po kasi na may matatagpuan akong dinosaur at bullet train doon. Posible makakita ka doon sa underground. Sa sobrang misteryoso kasi nitong Tokyo, hindi mo masasabi kung ano nga ba ang mga bagay na nakatago sa ilalim ng lupa. Kaya nga dapat mag-iingat. Ay, teka! Nasaan na siya? Pagkatapos nang binili daw niya ang construction site na yun at bumaba siya kasama ng mga bodyguard niya, pero... Oh! Oh! This is... Oh! Hindi naman pala. Hindi ko alam kung matutuwa ako o malulungkot na hindi siya... Miss Izumi! Nasaan na po ba kayo? Halika na. Kailangan na natin makauwi kagad, Lady Nagi. Lady Nagi! Ano ka ba naman? Huwag kang bigla-biglang alis sa tabi ko! Akala ko, iiwan mo na ako dito mag-isa eh! Alam mo kasi, hindi ako sanay sa mga madilim at nakakatakot na lugar. Kaya pwede bang huwag mo ako iiwan dito? Pero Lady Nagi, para na pagsapit ng gabi, hindi nyo ba kayang matulog na nag-iisa oras na nakapatay na ang ilaw ninyo? Ano ko ba? Hindi ganun ang ibig ko sabihin, no? Kaya ko namang matulog na mag-isa, hindi na ako bata! Natatakot lang ako sa mga malalaki at madidilim na lugar kagaya nito. Hindi mo kasi alam kung anong nagtatago dyan sa tabi-tabi. Baka mamaya ako anong bagay na naghihintay sa'yo. Ikaw, hindi ka ba natatakot? Huwag kang mag-alala, Lady Nagi. Hindi mo kailangan mahiya na natatakot ka. Ang cute nga eh. Pero mukhang nanganganib ata tayo. Masyado tayo naging maingay. Nakuha tuloy natin ang atensyon ng mga nakakatakot at dagang yun.
Mukhang may lungga sila malapit dito. Sobrang dami nila. Kayo pala, Lady Izumi. Mabutit nakita ko kayo. Kaya ko tayo. Parang masyado yata kayo nagiging mainin na yan. Madali na naman pala sila eh. Ano? Totoo ba yung nakita ko ngayon lang? At doon nagtapos ang pangarap namin makita ang subway. Ang hina mo naman, mga dinosaur, mga halimaw. Siyempre, wala mga ganun doon, oh. Makinig ka. Gusto mo malaman ang totoo? Ang totoo, nakakonekta ang subway sa Brazil. Ano? Sa Brazil? Oo, ang bansang yun ay katapat mismo ng Japan sa kabilang bandarang mundo, hindi ba? Doon nakakonekta yun. Pero siyempre, kailangan na mag-ingat dahil ibang bansa ang Brazil. Kaya kailangan ipakita ang passport mo bago ko sumakay. Sa susunod na pumunta ka sa subway, ipakita mo ang passport mo. Sabihin mo, bibili ka na isang ticket sa pambata para sa Rio de Janeiro. Ganun kasimple, maliwanag. Naiintindihan mo na ba? Naiintindihan ko na sa kuya. Salamat. Hayate. Kung hihingi ka pa rin ng tawad kay Wataru, pakibigay ito sa kanya. Ingatan mo ang bagay na to, ah. Bakit? Ano pong laman ito? Basta hindi mo pwedeng buksan ang bag na to habang dinadala mo to sa kanya. Walang kahit sinong pwede makakita ng nasa loob. Huh?